Hello guys, ito na nga pala ang part 2 ng Dragon Ball Kakume Chapter 2. Wala naman sana akong balak na hatiin ang chapter na ito sa dalawa. Pero dahil nga naka-French language ang next panel ay dito ko na nga napagpasyahan na hatiin na ito. At dahil nga madami sa inyo ang nag-aantay ng kasunod nito ay ni-translate ko na nga lang ito sa French language to Filipino language. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para nga ma-explain ko pa din ito sa inyo ng maayos. Pero bago ako magsimula ay mag-intro na muna tayo. Son Goku! Ngayon nga ay mag-recap muna tayo sa part 1 ng chapter 2 ng Dragon Ball Kakume, kung saan ay ipinakita na nga ang tunay na nanay ng mga angels. Walang iba kundi si Grand Priestess. Dito na nga papasok ang part 2 ng chapter 2. At sa next panel nga after ipakilala ng Grand Priest sa lahat ng angels si Grand Priestess, ay mabilis nang nilapitan ng isang God of Destruction si Grand Priest. Balak na ng mga ito na baguhin ang balance ng multiverse sa pamamagitan ng pag-ubos sa lahat ng mabubuting angels. The moment na nga na ito ay nagkaroon ng komprontahan sa pagitan ni Grand Priest at sa isang God of Destruction. Sobrang bilis na paglapit nga ang ginawa ng lahat ng God of Destruction dito kay Grand Priest, ang isang angel nga dito ay nagulat pero sinabihan nga siya ni Grand Priest na kumalma lang muna. At sa moment na ito ay talagang komprontahan ang nangyari sa pagitan ng Grand Priest at sa lahat ng God of Destruction ng mga universe na na-restore. Tinabi nga dito ng isang God of Destruction na hindi na nga daw kailangan pa ng laro, kailangan na nga daw nila itong gawin. Tagot naman dito ng Grand Priest na sobrang kalmado lang na ano nga daw ang kayang gawin nito. Ano daw ang magagawa nito? Dito nga ay mabilis na lumapit si Grand Priestess kay Grand Priest at sinabi nito na magsimula na nga daw sila ng isang digmaan kung saan ay 5 universe lang ang matitira, maglaban tayo para sa bagong mundo na may perpektong balanse. Ngunit dahil nga sa mga sinabi ng mga ito ay walang warning shot na ginawa si Grand Priest at sobrang bilis nga itong nag-release ng technique sa pamamagitan ng pagtaas ng dalawang kamay nito. Na talagang kinagulat ng lahat, ilan segundo nga lang ay na-freeze nga ang lahat ng mga ito. Pero si Grand Priest nga ay nakaramdam ng sobrang panghihina. Agad naman itong kinamusta ng Angel kung okay lang daw ba ito, sagot nga dito ni Grand Priest na okay lang daw siya. Nagtanong nga din dito ang mga Angels kung ano nga daw ang ginawa ng kanilang ama sa mga yon. Tagot dito ni Grand Priest na ni-freeze nga daw niya ang mga yan at maya-maya lang ay kailangan na nga daw itong mateleport sa Universe Zero. Ang ginawa nga dito ni Grand Priest ay nisil nga niya muna ang mga ito at ang duration nga lang nito ay halos 2 years lang. Salita nga dito si Whis at sinabi nga nito na tulungan nga daw siya nitong si Kupitel para nga daw puntahan ang mga Supreme kay kasama si Kabito, kahit nga daw 13 lang ang mga ito ay magiging sapat na nga ang mga ito. The next panel nga ay ating makikita ang lahat ng Supreme Kais ng bawat universe para magsagawa ng isang importanteng meeting. Tinabi nga dito ni Kuketail na siguro nga daw nasabi na ni Whis ang mga kailangan malaman ng mga ito, ito nga yun about sa mga universe na na-restore dahil sa kahilingan ni Android 17, kaya ngayon ay kailangan magtulungan ng 13 universe para matalo ang mga masasamang angels at God of Destruction na yun. Tinawin ko lang guys, ang 13 universe nga na sinasabi dito ay ito nga yun mga universe na naglaban-laban sa Tournament of Powers, balik tayo sa topic. Bibigyan nga daw sila dito ng 2 taon para maghanda sa magaganap na war. Salita naman dito ang isang Supreme Kai at sinabi nito na hindi nga daw ito magiging madali, pero bagay 13 naman daw silang magtutulungan ay maari naman nilang mapagtagumpayan ito. Dito nga ay ni-inform ni Whis itong si Grand Priest na napatawag na nga daw niya lahat ng Kais, sagot naman dito ng Grand Priest na ipatuloy na natin. Sa next panel naman ay napunta ang scene sa planetang Earth kung saan ay inaantay nga nila Bulk, Mr. Poggy, Goten, Clearin, Chi-Chi at ang iba pa ang pagdating ni Goku. Ngunit hindi pa nga rin ito dumadating. Si Chi-Chi nga dito ay sobrang nalulungkot at lubos na nag-aalala kay Goku. Napaiyak na nga lang ito kasi nga wala pa ang asawa niya, pero itong si Videl ay nikomport nga niya si Chi-Chi at sinabi na baka nga daw may ginagawa lang itong si Goku. Sa kabilang banda naman ay pinakita na nga itong si Gohan kung saan ay nag-aayos nga ito ng kanyang damit. At sinabi nga nito na ang ganda nga daw ng panahon ngayon. Si Gohan nga ay pumunta sa lokasyon ng kanyang ina na si Chi-Chi, at tinanong nga nito si Videl kung dumating na daw ba ang papa niya. Dito nga ay hindi sumagot si Videl at kita nga sa mukha nito ang lubos na pag-aalala, kaya sinabi na nga dito ni Gohan na kumain na tayo.
pero sa moment na ito ay may napansin nga sila Gohan at Piccolo sa langit. The next panel naman ay ating makikita itong si Jiren na kasalukuyan nakikipaglaban sa isang halimaw. Pero after nga niya itong matalo ay may napansin nga siyang kakaiba sa langit. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa Universe 6 kung saan ay atin makikita itong si Hit. Dito nga ay may kasalukuyan ginagawa itong si Hit ngunit napansin nga din niya ang kakaibang bagay sa langit. At sa next panel naman ay ating makikita si Kabo at Colotlo kung saan ay nag-training na ang dalawa na ito sa pamamagitan ng workout. Dito nga ay atin makikita si Colotlo na lubos na nahihirapan sa training nila. Si Kabo nga ang parang nagiging workout partner nito. Pero sa moment na ito ay biglang ang may napansin kakaiba si Kaba. Si Colotlo nga ay hindi pinapansin ang tinuturo ni Kaba mula sa langit. Akala kasi nito ay nagbibiro lang si Kaba, ngunit sa paglingon niya ay nagulat nga siya nang makita niya ang sobrang laking bola na nanggagaling sa langit. At biglang ang may nagsalita sa bola at sinabi nito na makinig kayong lahat, ako ito si Grand Priest ang God ng lahat ng angels. Dito nga guys ay sinasabi na ng Grand Priest ang kalagayan nilang lahat. About nga ito sa mga angels at god of destruction ng mga planetang na-restore, mas asama nga daw ang mga ito at itong mga gods na ito ay mga rebelde sa kanya. Dagdag pa dito ng Grand Priest na ni-freeze nga daw niya muna ang mga ito ng 2 taon sa kadahilanan na maari nga daw silang mapahamak sa mga yon. Nandito daw siya para sabihan lahat ng mga mortal na maghanda sa paparating na matinding digmaan sa pagitan ng mga gods na rebelde na yon. Lahat kayo ay kailangan magkaisa para lumaban sa mga gods na yon. Dito nga ay nakikinig ang bawat universe sa iba't ibang pagitan ng multiverse. Lahat nga sila ay kailangan magtulungan dito guys, kasi nga sobrang malalakas na ang gods na yon. At dito na natapos ang chapter na ito. Sa tingin nyo ano kaya ang mangyayari? Magagawa kaya ng lahat ng universe na manalo sa pagitan ng mga malalakas na gods na yon? Or matatalo lang sila? Makikita na ba natin ang totoong lakas na meron ang Grand Priest? Sa tingin nyo guys, comment your thought. Bago matapos ang video natin ay mag-like na kayo, 700 likes guys, gagawan ko na agad ito ng chapter 3. And salamat nga pala sa mga solid na supporters natin dyan, mabuhay kayo.